Pasok lang mga tropa. Welcome sa ating RuthlessRedge Gaming YouTube channel. At ang topic natin for today ay ang latest patch sa Axie Infinity kung saan nagkaroon ng lampas 50 nerfs, buffs at reworks sa iba't ibang cards, sa iba't ibang classes na ginagamit natin for PvP. Tara, tingnan natin tong mga changes na to. Let's go! Right, nerfs, buffs, first impressions ngayong January 17, 2022. Ano nga ba ang mga pagbabagong to at ano rin ang ating opinion sa mga changes na to? Take note lang na opinion lang natin lahat ito. Take it with a grain of salt, mga tropa. Umpisahan natin sa changes na hindi card specific. Dalawa yan, skill at crit damage. Pag-usapan natin una yung mas malaking change, which is skill damage. Dati, nung season 19, base damage yung nagkakaroon ng extra damage sa skill. Which means, naghahari dyan yung mga god mech. Kung saan yung base damage na dadagdag sa bawat tama ng juggling balls at sa bawat tama ng twin tail. Ngayon, nagbago na ang skill damage computation pre-season 20. Kung titingnan nyo to, nagkaroon na siya ng percentage change, hindi na base damage, which means yung malalakas na tama ng card tulad ng Piranha na 120 yung damage, madadagdagan yung percentage nun. So, nung season 19, ang tama ng Piranha, kung aqua ka, umaatake ka sa aqua or bird is 138 dahil sa previous computation. Ngayon, percentage na ang nadadagdag na mas mataas. So, yung 120 dati, nadadagdagan ng percentage, nagiging 141 na ngayon sa tama ng aqua mo laban sa aqua or bird ng kalaban. So, nagkakaroon ng preference na ang skill sa matataas na damage na cards. Pag higher yung damage ng card, mas malakas na yung tama dahil sa latest skill change. Yung pangalawa naman, sa crit damage, kinakap na nila sa 200%. Excluding to yung mga extra bonus effects ng dual blade at mga ganun. Dito, nagmamax na ang normal crit to 200%. More for adventure to kung saan matataas ang moral ng mga beast. Nagsusuper crit sila for very high damage dahil sa season 19 increase sa crit damage based on moral. So, kinap na nila ito sa 200%. Ngayon, tingnan natin ang individual card changes at specify natin sila by class type tapos paghiwa-hiwalay natin sa buffs, nerfs, reworks at text changes para madali nating makita ang mga pagbabagong naganap. Alright, plant moves tayo mga tropa. Umpisahan natin sa buffs. Apat ang buffs ng plantito ngayon. Yung una, Silence Whisper. Nakalagay dito na pag wala ka ng Axie sa harap, sarili na niya yung i-heal niya. Astig to, lalo na kung yung Axie mo is plantito na kunwari ayaw mo na sa zigzag. Tapos may mga ganong plantito na naka-bidance zigzag. Pwede na silang mag-silence whisper kung gusto nila. Same slot sa bibig yan. Tapos imbis na konti lang yung heal mo, gigil na bigla yung heal. Para sa akin, may potential siya pero very experimental kasi hindi pa tayo sanay sa pagbabago nitong Silence Whisper. Pwede rin siya sa likod, pwede rin siya sa gitna. Pero, less controlled pag nasa gitna or pag nasa likod. Bakit? Kasi hindi mo alam kung kailan ka makakaheal sa sarili mo at kung kailan ka makakaheal sa harap kung may backdoor moves ang kalaban. Example, may Silence Whisper ka sa likod or sa gitna. Kapag binabackdoor sila ng shrimp or smart shot, hindi mo mahiheal yung sarili mo hanggat may Axie ka na nasa harap nila. So yan ang example ng weakness kung saan hindi mo masyadong kontrolado yung Silence Whisper. May potential siya pero very experimental mga tropa kasi nga hindi pa tayo sanay sa card na ito. Pangalawa naman, Carrot. Tingnan natin, attack buff ang nangyari sa kanya mga tropa. From 70, naging 80 siya. Goods na goods, naging mas gigil ang atake ng Carrot. Anong significance nito? Malaking bagay. Lalo na dahil may na-nerf rin na pag-uusapan natin mamaya na hotbot.
So, bumaba naman yung damage ng Hotbat from 90 naging 80. So, parehas na sila ni Carrot. Dati, Hotbat yung usong tail card. So, ngayon, nagko-compete na sila ni Carrot sa same stats. Very similar. 80-40 na si Carrot. Si Hotbat is 80-50. Mas mataas by 10 ang shield ni Hotbat pero nagdi-disable ng mouth. Samantalang si Carrot naman, same na ang kanyang attack, 80 na, konti ng 10 ang kanyang health, pero nagbibigay ng energy itong si Tropa kapag tinatamaan. Medyo bad boy na rin. Yung pangatlo naman is Potato Leaf. From 70 attack, magiging 80 na yung attack niya. Gigil na gigil na rin, mas offensive na yung tail. Kumbaga, nagko-compete na sila sa stat. Nagsasama-sama na yung mga stats ng tail cards. Mas balanced na sila para magkaroon ng variety ang gamit na plant cards for the tail. Personally, malakas pa rin ang cat tail kasi zero cost na nagdo-draw card. So parang mas inclined pa rin ako na cat tail ang gamiting tail card. So mapapaisip lang ako. May potential sila pero hindi ko pa alam kung anong comp sila nababagay. At yung pang-apat naman ay Bamboo Shoot. From 70 shield, naging 80 shield siya. Malaking bagay rin to mga tropa. Bakit? Kasi magko-compete na siya sa sungay ng mga attack plant. May potential na tong Bamboo Shoot. Dahil mas kumunat lalo yung shields niya. So yung beach na dating 40, ito 80. Tapos may konting attack na nag-i-increase rin by 20% when chained with another plant card. So, nandun pa rin yung attack damage for an attack plant. Pero may shields up na rin siya na matindi-tinding kailangan daanan ng kalaban natin. Next, pag-usapan naman natin ang mga nerfs. Apat rin ang na-nerf sa plant moves. Isa-isahin natin sila. Umpisa natin sa Bidence. So, yung shield niya from 50 naging 45. Nawalan ng konting shield si tropang Bidence. Pero very unique ang effect niya na nagre-remove ng debuffs. So, parang playable pa rin naman siya. Nabawasan lang talaga ng konti yung stats niya. Next naman is Cactus. From 115 naging 110 yung attack. Feeling ko pinantay lang nila sa skill bonus changes. So parang parehas pa rin yung damage niya kung nagsiskill combo ka. Pero, ayun nga, kung 115 ang iniwan nilang attack tapos yung bagong skill computation, sobrang sakit na ng tama ng Cactus. So dito, nabawasan ng konti pero very similar pa rin sa damage ng dati. Zigzag naman tong third card natin. Anong meron sa kanya? Na-nerf siya from 60 attack at 60 shield, naging 55 attack at 55 shield. Masakit-sakit itong nerf na ito. Bakit? Kasi maliban sa attack na na-nerf, indirectly nabawasan na rin yung heal ng Axie mo. Kasi depende sa attack damage yung nahi-heal. So nabawasan ng kunat yung zigzag na move ng plantito. Pero parang siya pa rin ang best na move para sa plant kung gusto mo mang drain bite or very similar effect. So isipin natin, mosquito ba mas bagay? More attack, less shield. Or catfish na nabuff rin. Pag-uusapan natin yan mamaya. Pero ang gusto kasi natin is enough shields para umabot yung heal. Kaya mas bagay pa rin ata yung 55. May potential yung napag-usapan natin kaninang Silence Whisper kung zigzag sa front Axie. Ang papalitan natin ng Silence Whisper, pero ang tanong, mamimiss ba natin yung 55 attack kung pure heal na lang ang bibig na ilalagay natin? Things to think about, mga tropa. At ang fourth card, Hotbat. Anong meron? Nabawasan ang attack niya from 90 to 80. Dati considered na best card itong Hotbat na ito. Bakit? Kasi siya yung may highest attack for a tail plant card. Nagkaroon tayo ng cattail recently dahil maraming discarder at maraming beast at bug moves na tumatama sa front plant. Pero before nun, Hotbat talaga ang naipagsabayan sa attack plant or kahit sa defensive plant, Hotbat pa rin ang tail nun. Pero ngayon, dahil sa latest changes, maaaring pumalag na ang Carrot at Potato Leaf sa slot ni Hotbat kung saan gusto mo yung Hotbat. Dahil sa pagbawas ng attack nito at dahil sa pag-increase ng attack nung dalawang yon.
For now, wala pa tayong comp ulit na gumagamit ng hotbot kasi naka-cattail tayo. Pero kung may comp na, nagagamit tayo ng hotbot, iisipin na natin yung dalawang cards na na-buff kung mas bagay ba sila sa comp na yun. So, bottom line, sa plant moves, maraming room for experimentation dahil sa nerfs at buffs na ginawa nila. Yung sa tail part pa lang, ang dami ng comps na iba't ibang pwedeng gawin maliban sa cat tail na nakikita natin sa karamihan ng leaderboard. Yung Silence Whisper Zigzag rin, another potential substitute yan. Very exciting plant moves natin right now. Reptile moves naman tayo na nabuff, mga tropa. Dalawa lang naman sila, Tiny Dino at Gila. Sa Tiny Dino, nabuff ang attack from 80 to 85. Naging mas medyo bad boy itong si tropa after round 5. Yung mga comp na gumagamit ng reptile sa likod na naka-Tiny Dino plus mga defensive at offensive cards tulad ng Bulkwark at Scaly Spoon, mas nagbe-benefit na sa Tiny Dino kasi mas gigil na yung damage niya. Kumbaga, pinopromote lang nila itong card na ito. Yung sa Gila naman, from 55 naging 65, nadagdagan ng shields up itong si Gila. Pero ang problema kasi kay tropang Gila na ito, hindi pa natin alam kung saan comp siya nababagay. Poisoner daw ayon sa text niya. Pero usually, pag poisoner yung plantito mo sa harap, ang kargado mo is grass snake sa likod at saka twin tail naman kung god mech ang pilot mo sa likod. Dito, iisipan lang natin. Baka mas bagay na si Gila ngayong na-nerf yung dalawang yon indirectly at directly kay twin tail, pati kay grass snake, directly rin na-nerf yon. So parang pinopromote nila, sabi nila, gamitin mo tong Gila tropa. Tingnan natin kung bagay. Lahat yan, experimental pa rin, mga tropa. Next nating pag-usapan, mga tropa, ang nerfs ng reptile moves. Apat sila. Isa-isahin natin sila. Si Rastes una, from 90 attack, naging 80 ang kanyang attack. Masakit-sakit tong nerf na to. Bakit? Kasi nabawasan ng pressure sa pag-atake sa backline ng kalaban ng mga jumping lasso na gumagamit ng si Rastes. Usually, ang combo is si Rastes, tsaka sasamahan mo ng backdoor move tulad ng Sneaky Raid. So, Sneaky Raid, si Rastes, Grass Snake. Bugbog sarado ang birdie, pwede mong mamatay sa isang combo nun kung walang shields. Pero ngayon, sa pagkakabago ng si Rastes, parang saktong kapos ata yung damage ng full combo na yun. Kailangan na niyang samahan ng isa pang one-cost card yung attack na yun. Tingnan naman natin yung next na na-nerf, Bone Sail. Masakit rin to. From 80-80, naging 70-70 ang stats ni Bone Sail. May bug rin siya na kapag dalawang Bone Sail daw ang ginamit mo, isang card draw lang. Inayos na rin nila yon dito sa patch na to. Ito, 70-70, nabawasan ng attack, nabawasan na rin ng shields. Gumagamit rin ng ganito ang God Mech comps na naka smart shot sa midline, pati na rin ang jumping lason na naka, actually lahat to yung gamit ng jumping lason. So yung smart shot naka Bone Sail, yung naka Toothless Bite naman, ito lahat yung cards na gamit nung naka Toothless Bite na yan. So masakit talaga. Nabugbog ng sobra ang jumping lason sa pagkaka-nerf dito. Yung third card naman is Toothless Bite. From 40 shield, naging 30 ang kanyang shield. Yung effect niya hindi na bago, so nandun pa rin yung backdoor potential, pero yung brick wall potential nung card hindi na ganun kalakas. So dati kasi yung God Mech nagdo-double Sneaky Raid para lang sumalo ng damage. Dati 80 shields ang kayang gawin nun. Ngayon 60 na lang kung dalawa yung gagamitin. Medyo kapos na. Pero gagamitin pa rin yan for the effect. Less so for the shield. At ang fourth card naman is yung Grass Snake. Ito dati, 20 siya, 10 ang shield pero 2 poison. Ang ginawa sa kanya, ni-rework siya nung season 19 from 20 naging 30 shield. Naging brick waller na yung Grass Snake. Pero sabi, masyadong malakas yun. So, binawasan na rin yung brick wall potential ng Grass Snake from 30 naging 20. Same problem ng Sneaky Raid. Hindi na siya makaka-shields up ng todo pag binubugbog siya ng sagaran. So, what does it mean? Maraming rework ang kailangan ng jumping lason comp ngayong tinamaan lahat ng cards nila.
medyo tagilid pero may changes rin. Parang pinopromote nila na maging mas offensive ka sa tail imbis na chill ka lang sa grass snake. So what does it mean? Maraming tinamaan sa Godmech comp at sa Jumping Lasson comp sa pagkaka-nerfs sa mga reptile moves na ito. Pero pwede pa rin naman mag-experiment. Pwede siguro yung barb strike kung sa back pa rin mang poison. Pwede rin naman gumamit ng ibang horn kung gusto ng iba tulad ng incisor. Marami pa rin potential dyan. Pero sabi nila, pahinga muna yung mga Godmech at Jumping Lasson original comp na naghari nung season 19. Sabi rin nila, try nyo rin itong mga bagong tail part. Baka may makita kayong potential dyan. Pero lahat yan, experimental pa rin for now. Next class, bird moves naman. Yung buffs nila, pag-usapan natin. Tatlo to. May buffs, may nerfs, at may reworks na kailangan nating pag-usapan. So sa buffs, Cupid, from 120-20, naging 120-30 yung shields niya. Goods na, pinalakas na nila. Pero naghahari pa rin dyan ang blackmail sa back part na yan. Same goes for Raven dito sa second move. From 110 naging 120 yung attack niya. Goods na goods na rin yung stats pero mas malakas pa rin ang effect ni blackmail na nagpapasa ng debuff. Kaya parang yun pa rin ang go-to back part natin for birds. For Cuckoo naman, very valuable yung pagkaka-buff ng Cuckoo from 30 shield naging 35 shield. Bakit crucial yan? Kasi babalik muli yung mga Aqua Cuckoo na gumagamit nito. Piranha Scale Dart Cuckoo, ibig sabihin kaya ulit mag-brick wall niyan kapag binabanatan sa 1v1. And yung fourth card naman na na-buff sa bird is yung Trump. From 120-30 na stats, naging 125-30. Parang ito na nga ata yung pinakamalakas na fast horn sa mga card moves. Dati yung Oranda sumasabay rin 120-30. Pero na-nerf si Oranda na pag-uusapan natin mamaya. So parang si Trump na yung may pinakamagandang stats at may konting bonus chain effect pa na ginagawa si tropang Trump. Next naman, yung mga nerfs na pure nerfs lang, na walang rework na ginawa. Dadalawa lang naman sila, Little Owl at Eggshell. Yung sa Little Owl, yung attack binawasan lalo from 20 naging 10. Dati nasa 30 pa ito, ginawang 20 tapos ginawang 10. Hindi ko sigurado ito kasi hindi ko naman masyadong nakikitang parang gigil na gigil mang Little Owl sa PvP yung mga kalaban natin, lalo na't may sneaky raid rin sa same slot na yun. So maaring ibawi nila itong pagkaka-nerf nila sa Little Owl pero hindi natin sigurado, personal opinion ko lang to, na masyado silang nanggigil dito sa Little Owl na to. Tapos yung next naman is yung Egg Bomb from 120 to 110 yung ginawang pagkaka-nerf. Maaring dahil sa naghahari masyado yung Egg Bomb Bird na parang Indes or Elijah Bird yung pagkakaset up with a hair dagger, kaya binawasan nila ng konting opensa via nerfing Egg Bomb. Parang hindi ko rin sigurado itong pagkaka-nerf dito kasi parang hindi naman overwhelming masyado yung eggshell, wala rin naman siyang defense. So parang nanggigil rin sila sa stats ng pagkaka-nerf sa eggshell dito. Pero wala rin naman tayong alternative for that kasi very unique ang effect ni Eggshell na yan. Tingnan naman natin ngayon yung mga reworks sa bird move na ginawa nila. By rework, ibig sabihin may binuff at may ninerf sila sa same card na yon. Isa-isahin natin sila. Umpisahan natin sa Cloud. Attack from 100, pinalakas, ginawang 110. Pero yung shield from 50, ginawang 40. So parang ginagawa nilang mas offensive itong tail part na ito for birds. Pero marami pa ring alternatives kaya hindi natin masyado nakikita yung cloud na yan. Tulad ng hair, oo, beast move siya, pero bagay siya sa bird kasi may card draw galing dun. Koi naman sa aqua kung gusto mo mag-speed up, or Nemo kung gusto mo ng energy. So hindi natin malagyan ng magandang slot itong cloud na ito. Yung next naman is Hungry Bird. From 110-40, ang kanyang stats ginawang 120-30. Ginawa ring mas offensive. Pero may alternative tayo
sa ganyang stats. Peace Treaty, 120-30, nagpapa-attack down. Ang question is, bagay ba sa bird ang target bug class enemy if this Axie's HP is below 50%? Very situational, so baka maghari pa rin ang Peace Treaty sa slot na yan. Third naman is Winghorn. Binawasan ang attack niya from 50, naging 40. Pero yung shields tinaasan from 10, ginawang 20. Maaaring mas bagay siya ngayon dun sa mga jumping lason smart chatter reptiles at dusks na nakikita natin. Kasi mas kailangan rin naman nila ang shields up kesa sa attack up pag nang backdoor. So parang gumana ito para tulungan sila. For birdies, nabawasan yung attack pero wala naman tayong nakikita masyadong birdie na gumagamit ng wing horn na yan. And lastly, itong feather fan. From attack na 40 at shield na 90, ginawang attack na 80, bagong-bago, at shield na 50. Shinuffle nila ng todo itong stats na ito kasi feeling nila hindi masyadong nagagamit itong feather fan. At dahil sa latest changes, magagamit na ba siya? Makikita natin, pero so far wala siya masyadong comp. Itong 20% shield na dinadagdag niya to this Axie for each debuff, sana pwede nating i-combo sa eggshell, pero hindi kasi gumagana yon. Yung aroma kasi na effect is nangyayari after mong gawin yung eggshell move, which means itong 20% na shields up nangyayari na bago mo pa gawin yung aroma debuff na yon. So hindi rin siya nadadagdagan ng shields up. Kaya mapapaisip tayo kung baka gawan rin nila ng rework yon para matulungan itong feather fan na card na ito. So, bottom line natin sa mga pagbabago nitong mga bird moves na ito, marami silang gustong i-shuffle, pero sa back maghahari pa rin feeling ko ang blackmail kahit magkaroon ng ganitong mga pagbabago. Pero makakatulong itong kuku sa aqua, not necessarily sa bird. At yung ibang changes naman ay nandyan purely for experimentation pa rin. Hindi natin alam ang magiging long-term impacts. Lalo na nitong mga reworks na ito kung saan nagbago talaga ng todo yung stats nila. Pero parang may secret power move tayo dito sa Trump. Lalo na dinagdagan nila yung attack na yan. Move on naman tayo ngayon sa mga aqua moves. Marami ring nagbago dito. Limang buffs ang nangyari sa aqua moves. Isa-isahin natin sila. Isahan natin sa Hermit. Pinakunat lang from 115, ginawang 120 yung shields up. Gigil na gigil. Yung pagkakadepensa ngayon ni tropang Hermit na ito. Kumbaga, pinopromote nila ito as a defensive part ngayon. Next naman is yung Risky Fish. Ni-nerf nila sobra from 30 to 20 nung season 19. Kaya parang dinagdagan ulit nila. Ginawa nilang 25 yung shields up ngayon ni Risky Fish. Para lang magkaroon ng dagdag na kunat si Risky Fish na yan. Next naman is Shoal Star. From 110-10 na attack at shield, ginawang 115 at 15. At ganito usually yung mga double buffs ang kailangan nating matain. Kasi katulad rin ng Oranda na ni-nerf nila from 120, binabaan nila yung attack. Baka biglang umangat itong si Shoal Star as the go-to Aqua Horn. Mas malakas na ang kanyang attack kesa kay Oranda, pero mas konti pa rin yung shields niya kesa kay Oranda. Ito naman, isa pang makulit, Sponge. Pinalakas rin nila from 60-90 ang kanyang stats, ginawang 70-95. Isa pa tong kailangan nating matain. Bakit? Kasi mas gigil na siya. Pareho ring attack at shield ang tinaas. Tapos ang makulit doon is parang pinapasabay na nila itong back move as another defensive slash offensive card. Kumbaga, ginagawa nilang oo, defensive, pero may konting dagdag na hambalos na itong si Sponge. Sa mga mech, nasa 90 to 100 pa rin ang tama nito based sa skill computation na nagbabago ngayon. So, not bad pa rin itong Sponge na ito. At yung isa pa is Catfish. From 80 attack, ginawang 90. Isa pa ang ibig sabihin yan is nag-heal itong si Catfish. So, yung extra 10 attack na yan,
i-drain niya yan pabalik. Extra heal rin yan pabalik. So, medyo gigil rin tong pagkaka-buff dito kay Catfish. Maaaring ang ito na rin yung bagong zigzag. Pero parang mas bagay pa rin yung shields dun sa plantito. Makakahanap rin siguro itong Catfish ng tamang lugar sa mga aqua na defensive para makuha yung heal na gusto niyang makuhang yan. Tingnan naman natin ngayon yung nerfs ng aqua moves. Apat yung na-nerf. Nakita na natin sila dati, yung dalawang anemone, tinamaan na naman sila. Dati, nag-start yan nung season 19. Sobrang lakas ng attack at shield. Ngayon, sinagad na nila. 70 attack na lang, 30 shield na lang. Parehas sila. Kasi mukhang nakikita pa rin nila na mataas pa rin ang potential niyang mangharang, lalo na yung mga comp na AAB lineup. Gamit na gamit pa rin tong dalawang anemone na to, kaya siguro nila binawasan ng ganyan. Next is yung Oranda. From 120 attack at 30 shield, ginawang 110-25. Ito masakit-sakit. Bakit? Kasi ito yung dati nating go-to horn ng Aqua Move. Kaya masakit itong pagkaka-nerf nito. Pero marami pa rin potential substitutes tulad nung nabanggit nating Shoal Star kanina, pati na rin yung Trump na yun. And lastly, yung Shrimp from attack 30, ginawang attack 25. Feeling siguro nila is nakaka-clear pa rin to masyado ng mechs at iba pang malalambot na backliner tulad ng Bird. Kaya siguro binawasan nila ng konting attack. Pero unique pa rin ang move niya sa body part kaya magagamit pa rin itong Shrimp na ito. So anong ibig sabihin ng lahat ng yan? Mas marami na tayong makikita na tanky aquas, maaring sa gitna or sa harap na gumagamit ng Hermit at Sponge. Lalo na sa pagkaka-buff dito. Sa horn naman, baka maglaho yung mga Oranda para lumabas yung mga Shoal Star at isang alternative natin na Trump para sa sungay. Yung Catfish naman, wala pa tayong nakikitang comp na gumagamit ng Catfish pero nandyan na yung potential heals. Gigil na tong manghil lalo na pag mech yung tinatamaan. As for nerfs naman, nadali ang anemones pero meron pa rin namang AAB comps. Ang question lang is magsusurvive ba sila sa leaderboard knowing na medyo unique naman ang anemone heals na yan. Move on naman tayo ngayon sa bug moves. Dalawa lang ang nabuff sa kanila, lagging at caterpillars. Yung sa laging, nadagdagan ng konti yung attack from 30 ginawang 35 pero parang para tulungan yung mga termi na gumagamit ng laging. Next naman, ito makulit caterpillars from attack 100, shield 50, ginawang attack 110, shield 60. Di natin masyado nakikita tong caterpillars na to pero may potential tong pagkaka-buff na to. Bakit? Anong example? Attack plant mga tropa. Pwedeng pumalag kung naka-caterpillars yung sungay imbis na beach na 40 shield, ngayon 60 shield kung magka-caterpillars ka. Mas mahina ka versus aquas pero mas malakas ka sa mirror plants. Iwi-weigh mo lang kung worth it ba itong pagsaswap nito at kung meron ba nito sa marketplace kasi bihira lang i-breed itong caterpillars na ito. At maliban rin doon, may isa pang contender for asungay yung binanggit natin na bamboo kanina. Pwede rin yun for attack plants. Ngayon, kung para sa bugs mismo, wala pa tayo masyado nakikitang comps na gumagamit ng caterpillars. Next naman, ito, nerfs. Marami-rami silang ni-nerf sa bug moves. Anim lahat ang tinamaan ng nerfs. Umpisahan natin sa Gravelant. Malaki-laki itong change na ito. Disable targets melee cards only kapag kinombo mo siya sa isa pang card. So, hindi na pwedeng single gravel ant lang yung gagamitin mo. Anong ibig sabihin nun? Magbabago yung card cycle kasi kailangan mo nang gumamit ng dalawa. At kapag kailangan mo ng gravel ant every turn, hindi na palaging pwede yun kasi magsha-shuffle na ang cards kasi mas marami ka ng cards na ginagamit. Next naman is Twin Tail. Ito, another nerf na pagkakatama sa God Mech. Godmech kasi, maliban sa skill nerf, attack binawasan pa. So yung dating Godmech na tumatama for 100 sa aqua at tumatama ng 120 sa plantito for a zero cost,
pinabaan na nila ng sobra yung pagkakadamage ng twin tail dyan. Maliban rin doon, another zero cost na tail na tinamaan rin nila is pupae. From 70, ginawang 65. So, binabawasan talaga nila yung tail move attacks galing sa bugs. Tapos ito, yung mga discard naman, tinamaan silang dalawa. Imbis na isang pincer or isang parasite ang magpapadiscard, kailangan mo na silang i-combo para makuha yung effects nila. So, same idea nung Gravelant. Kailangan mo nang baguhin yung card cycle count mo para gumana ng tama ito pero magro-rotate ng mas matindi yung cards dahil doon. Maliban rin doon, tinamaan rin ng direct nerf itong si Parasite from 90 attack, ginawang 80 attack. Takot na takot sila sa mga discard moves lalo na't nag-hari recently yung mga bug-bug pokey builds. At lastly, Fish Snack naman from 90 shield, ginawang 80 ang shield. Medyo bad boy yung pagkaka-nerf dyan kasi kaka-buff rin nala nung season 19. So, ine-experiment pa rin nila kung ano ang perfect na shields para sa Fish Snack na ito. And lastly, rework yung Scarab is now considered a true debuff. Anong ibig sabihin yan? Kapag tinamaan ka ng Thorny Caterpillar, yung allergic reaction ng nakascarab, meron na rin niyang extra bonus damage kasi official debuff na. Itong target cannot be healed for 2 rounds. Pero anong ibig rin sabihin nun? Totoong debuff na siya na pwede nang tanggalin ng Bidens. Yung mga healing plant na yan na naka-zigzag Bidens na midline, dun sa double plant comps, mas effective na silang nakakatanggal ng Bidens ang Scarab debuff na yan. Tapos tatama yung zigzag for the heals. Ang catch lang is na-nerf yung dalawang plant cards na yon. So hindi rin natin alam kung ano ang indirect impact nun. So anong ibig sabihin ng lahat ng yan? Sa mga buffs, hindi tinamaan yung mga normal bugs natin. Ito pang Termi. Ito namang Caterpillar, pang plantito na nagtatank sa harap as an experiment. Sa debuffs, ayun, tinamaan yung mga bug-bug pokey lineups natin. Bakit? Kasi pag may bug ka mag-isa sa harap na mabilis mamatay, kapag nagpipincer ka, hindi ka na pwedeng magpincer ng solo para makuha yung effect na discard. Gusto mo na siyang combohin, which means aasa ka na may more than one card dito sa discard mo. Kung mahihirapan sila ng konti magpa-discard. Maliban rin doon, na-nerf yung shields from 90 ginawang 80. So, nabawasan rin yung overall kunat ng double discard pokey builds. Maliban naman doon, tong Twin Tail at Pupae is binawasan nila yung mga zero cost damage kasabay na rin yung pagbaba ng skill para mas maging fair yung damage output nila, which is okay naman. Nung sa Gravel Ant, ito masasaktan na rin yung mga plantitong nasa gitna na nakanaming lechon or plantitong backliner na nang nanaming lechon. Kasi kailangan mo na rin ayusin yung card counting mo at card cycling tulad rin nung double discards. So mas mahirap ka ng makasingle naming, hindi nagagana yan. Kailangan mo ng kombohan para i-trigger itong Gravel. And lastly, yung Scarab. Ito masakit-sakit rin. Magbabago rin yung PvP meta. Bakit? Kasi yung mga plantito dating takot sa Scarab, gaganunin na lang nila ng Bidens, yung true debuff na Scarab na yan. Which means papasok yung zigzag para mag-heal ng life. Pero maliban rin doon, na-nerf naman yung Bidens at yung zigzag na yon. So right now, hindi na rin natin alam kung kamusta na ba ang PvP dahil sa mga changes na ito. Tuloy tayo sa Beast Moves naman. 5 ang na-buff sa Beast Moves. Isa-isahin natin sila. Una yung Gerbil from 40 attack naging 50 attack. Ito backdoor move na nagsiskip para tong smart shot. Pero hindi pa tayo nakakakita ng comp na gumagamit ng Gerbil. So parang pinupush nila na gamitin daw natin itong Gerbil. Pero pag i-experimentuhan pa natin yan. Next is yung Timber. From attack 80, ginawang attack 90. Mas gigil na tong si Tropa. Pwede to sa Plantito builds na nagtitimber. Pwede rin sa Aqua builds na nagtitimber para sa extra shields na may konting damage. May good potential dito sa timber na ito. Next naman is Rice. From shield 10, ginawang 20.
Anong ibig sabihin yan? Mas may konting kunat ka na, pero effective ba yung pagkaka-increase? Baka konting kapus pa rin, pero may nakaw kang nagagawa. So parang may potential pa rin si Rice na yan. Next is si Imp. From attack 80, ginawang attack 90. Parang tinutulungan yung mga Rimp Beasts natin para mas maraming damage na magawa yung mga beast na yan. Goods na goods yan. And lastly, Confident. From shield 30, ginawang shield 40. Ginawang mas makunat yung Confident. Kung saan dati yung Kuku yung pinakamakunat na zero cost natin, pumalit na tong si Confident para bigyan ng extra kunat yung ating mouth part. So may potential, pero hindi rin natin alam for what kompa. Merong matagal ng YouTube video si Tropang Elijah kung saan gumamit siya ng Confident para may extrang crits at extra last stand dahil tataas yung moral. Pero parang nawala yun sa recent seasons natin. Baka makita natin ulit magbalik yung mga yan. For nerfs naman, apat yung na-nerf sa beast moves. Yung Arco dun sa patch, technically rework daw. Pero nakakita rin tayo ng nerf na nangyari dun. From 50 shield, ginawang 45. At maliban dun, kailangan na siyang combohin. Dati, Arco ka lang, si speed up na yan. Ngayon, kailangan mo na siyang combohin. Pero parang fair lang naman yun. Kasi malakas naman talaga yung effect ng speed up. Lalo na sa horn kung saan wala siyang katulad na ganitong effect. Kung meron lang sa ibang body part is koi na nagsispeed up at goldfish kapag tinatamaan ka, nagsispeed up rin. Next is hero, yung 60 dati ginawang 55, parang same idea to nung twin tail kanina at nung pupae, binawasan lang nila ng damage yung zero costs para sa latest skill changes na rin para maging mas fair siya. Itong third naman natin, masakit-sakit, ang hair na pagkaka-debuff dito. Na pagkaka-nerf dito. Bakit? Tinamaan yung birdie na ginagamit ni Tropang Indes, Tropang Elijah, yung naka-balloon. Bakit ganun? Kasi yung stats niya from 120 ginawang 115, yung shields from 30 ginawang 20. Nabawasan ng kunat yung bird. Pero malamang sa hindi, gagamitin pa rin to ng bird kasi malakas pa rin yung draw a card na effect na yan. Lalo na sa bird kung saan nauuna talaga yung bird na yun. Ang mga Buffinator, Beefinator, gumagamit rin sila ng hair minsan pero dahil dito baka hindi nila ituloy yung paggamit ng hair na yan. Pwede rin to sa mga mech na gumagamit ng hair hero, malakas rin siya, tinamaan nga lang rin siya. At mas mahalaga siya dun, bakit? Kasi sila yung mas useful ang shield. Sa mga mech, mas kailangan nila ng kunat. Dun masasaktan si tropang mech sa pagkaka-nerf ng hair. And lastly, Pokey. From 125, ginawang 120, tinamaan na naman yung mga double bug Pokey comps dahil nabawasan ng damage si Pokey. Parang na-overwhelm ata sila sa damage dati na 179 sa kada tama, so binawasan nila. Pero hopefully, dahil sa skill changes in computation, makabawi naman si Pokey sa damage output niya doon. Text fix naman, isa pang binago nila, pero ito yung nakasulat lang. Matagal ng effect ito ng Little Branch, ginagamit natin to yung Cairo Plant na tinatawag natin. Yung Little Branch na dati ay 125-25, marami pang kung ano-anong nakasulat dyan dati, pero ang totoong text niya kahit dati pa is increase crit chance by 20% if comboed with 2 plant cards. So, yan na yung bago niyang text. Feeling ko 2 or more plant cards yung exact na definition nito. Pero ayun nga, matagal na to, inayos lang nila yung text. So, anong ibig sabihin ng lahat ng yan? Binigyan tayo ng mga devs natin ng room for experimentation dito sa mga buffs na ito. At pinalungkot lang talaga tayo ng konti dito sa mga nerfs na ito. Yung sa hair, yan yung masakit. Yung sa hero, fair lang yan. Arco, fair lang. Pokey is fair lang ata dahil sa latest skill changes. So parang fair, pero masakit yung hair. Pero gagamitin pa rin natin kasi wala siyang katulad na effect, lalo na sa tail part. Kasi ito, inayos lang nila yung text. Kaya goods na yung mga text ng cards ngayon. Para sa ating final notes, yung skill damage, mas nagpe-prefer na ulit sa mga stronger attacks. So yung mga multi-hit, magpapahinga muna sila in favor of mga strong attacks like 120 and above.
Maliban dun, binanggit rin sa Substack yung article nila na may nerfs at buffs na until mag-start ang Season 20 na roughly in 2 weeks time raw, is pwede pa rin ma-hotfix or ayusin itong mga cards na ito, lalo na pag may mga naging overpowered at mga overwhelming na cards. Pati na rin ata yung mga underwhelming na cards, iha-hotfix nila bago mag-Season 20. Pero sinabi rin nila na pag nag-start na daw ang Season 20, locked in na yung mga cards na yon, hindi magbabago yung effects unless magkaroon ng extraordinary cases. Hindi daw nila babaguhin yan, no matter what, maliban dun. And lastly, take note nyo lang mga tropa, yung mga nabanggit natin na full buffs, yung mga sinagad talaga nila, pati yung mga reworks. Bakit? Kasi sabi ng mga devs, technically, kahit hindi talaga nila sinabi, in a way sinabi nila, gamitin nyo tong mga cards na ito, may potential dito. Thank you for watching mga tropa. Nag-enjoy kayo ron. Don't forget to like this video and subscribe to our channel to enjoy more videos na parating. Antabayanan nyo lang dito sa YouTube channel natin. Pero maliban dun, meron rin tayong iba't ibang platforms kung saan tayo'y nandun. May Facebook, may YouTube tayo ito, may TikTok, may Twitter, may Instagram at may Discord channel rin tayo mga tropa. Lahat available tayo sa mga platform na yan. Ito yung mga links, check out nyo lang kung interested kayo. Pero maliban dun, in life stay kind mga tropa. But in Axie PvP, stay ruthless. A-outro na tayo in 3, 2, 1.